Ngayon pa lang kanya-kanya ng diskarte ang ating mga kababayan sa pagtitipid ng tubig. Ito'y bilang paghahanda sa epekto ng El Nino. Si Joshua Garcia muli sa detalye. Rise and shine, Joshua. Bagamat may ilang pag-ulan na nararanasan ngayon sa iba't ibang bahagi ng bansa, patuloy pa rin na hinihikayat ang publiko na magtipid sa paggamit ng tubig dahil sa tagtuyot na dulot ng El Nino. Hindi lamang sa mga residential area, kundi partikular na sa ilang mga lugar na kumukonsumo ng malaki araw-araw sa tubig. Gaya na lamang ng mga car wash services at eatery, kwento ni Jesse at Ronnie na ilang taon na rin naguhugas ang sasakyan. Mas tipid daw talaga ang pressurized water. Dahil kung tabo ang gagamitin nila pang banlaw sa mga kotse at motor, ay kulang ang isang drum ng tubig sa tatlong sasakyan. Kumpara sa pressurized na nakaka-apat, hanggang limang kotse ang nahuhugasan nila. Mas tipid tong ganito. Bakit? Kasi pagka ganito, nakakarami kami sasakyan. Pag buhos-buhos, maano, nagagalit sila kasi malakas sa tubig. Pressurized. Bakit? Kasi saglit lang po siya eh. Pag tabo, makasaya po sa tubig. Si Chari naman, na may-ari ng isang kainan sa Quezon City, hindi pa man daw El Nino, ay may diskarte na siya sa paggamit ng tubig, lalo na sa mga platong hugasin. Anya, bukod sa hindi nasasayang ang kanyang konsumo, ay nakakatipid pa siya sa mga bayarin. Nag-adjust po kami paggamit ng tubig kasi isa po, malaki naman ang bayaran pag nag-access sa tubig. Talaga naka-maintain lang yung sabunan, ang palit lang po yung balnawan ng plato para hindi aksaya. Ay doon po pang buhos ng CR para makatipid. Matatandaan na mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-utos sa DILG para kumilos katuwang ang lahat ng lokal na pamahalaan para maagapan ang supply ng tubig sa bansa. Ang DILG naman ay inatasan natin na paratingin sa mga LGUs ang kampanya natin sa pagmitigate ng impact ng El Nino. Gaya ng pagtitipid ng tubig sa bahay, sa mga car wash, sa pagdidilig sa mga golf course at refill ng mga swimming pool. Ito ay inaasahang makakatulong sa pagpanatili ng ating supply. Samantala, patuloy din ang Maynilad sa pagpapaalala sa kanilang mga consumer sa wastong paggamit ng tubig kung saan makikita sa kanilang official Facebook page ang ilang pamamaraan sa kung papaanong hindi maaaksaya ang ginagamit na tubig sa araw-araw. Gaya ng regular na inspeksyon sa mga gripo at tubo sa bahay na sinisiguradong wala itong mga leak o tulo. Paggamit ng tubig na pinagugasan ng mga gulay at prutas para idilig sa halaman at marami pang iba. Dagdag ng Maynilad, ngayong may banta ng El Nino, inaasahan na mababawasan ang mga pag-ulan na makaka-replenish sa mga dam. Kaya't kasabay ng panawagan ng pamahalaan ay kailangan ng tulong ng bawat isa sa masinop na paggamit ng tubig para na rin sa kapakinabangan ng karamihan. Joshua Garcia, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.